TF, mga active bongbong sa supporters yes. po ng Denmark. Unity. Bakit po? Sa Unity Team kami. Unity. Yes. And the Unity Team only. They yes. are competent. Yes. Very true. Sa inyo po kuya. Yes. Bakit po Unity Team po tayo? Simple lang. Walang negative campaign ang ating Pangulo. Yes. Gusto niya magsama-sama at magkaisa lahat. Yes. Kahit na binabato ang Pangulo natin, nakangiti pa rin. Kung gabi nga ng Inday Sara, matuhin ang burger. Thank you po. Sama-sama dahil Unity Team, di ba? Kaya sama-sama tayong lahat. Yes. Bakit Duterte sa harap po yung sinisigaw ng mga taga Denmark, Pinoy sa Denmark. Yes. BBM Sara ang sinisigaw namin dito sa Denmark dahil Unity. Dahil sila yung tanging mga kandidato na nagpapahayag o nagpapakita ng pagsasama, unity, peace and love for the country and for the people. Kaya bakit hindi, di ba? Yun ang importante sa lahat. Kasi kahit na anong mangyari sa mundo, kung walang peace, unity, and love, wala tayong lahat. Wala tayong alam ba nila na kahit wala si Presidente BBM, Bongbong Marcos, sa gobyerno that time, ang dami niyang natulungang OFW. Naman, yes. Wala siya sa pwesto, pero ang dami niyang natulungang OFW. Hindi lang yan. Napauwi nung nagkaroon ng problema ng pandemya. Hindi lang yan. At saka during calamities, siya yung nauuna doon sa Walang media. Walang media. Yes. Yeah. Hindi gaya ng iba. Pero saka motor pa. Bakit hindi? Yeah, solid BBM. Solid. Ibalik ang Marcos. Ibalik ang pwesto. Yes. Bong. Marcos. Sara. Duterte. Good. Karapat na nilang dalawa. Una-una si Bongbong Marcos, anak ng presidente dati. Inday Sara, anak ng presidente na puro. Walang bahid. Mga yeah. totoong tao. Opo. Sulit. Original person. That's the truth. Hello, Philippines. They're talking about martial law. Ako, I'm happy. I was only 16 years old. 1958, pinanganak. Kaya wala akong problema sa martial law. Pero ano po yung naidulot na maganda ng martial law po sa wala, Pilipinas? Wala, no comment. Dahil wala kami may nararamdaman kundi tahimik. Yeah, walang gutom. Wala as in wala. Sabi nila yung, di ba, yung Nutriban during that time. Yun yung, kaya naman merong Nutriban. Kasi meron ako nakitang article na kaya daw merong Nutriban dahil during that time maraming malnourished sa Pilipinas. Mali yun. Kasi si Presidente Marcos, he just wanted to make sure na ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bata, nakukuha nila yung nutrition na dapat na makuha nila, hindi not due to poverty, pero yun yung makukuha sa school yun na public schools. Kaya yung ngayon din na sina BBM at si Sara, yan din ang kanilang atikain, yung to make betterment development i-upgrade nila yung public school. Yan ang isang malaking bagay na para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Kaya BBM, ganun pala, sandali. BBM Sara. BBM po kami dito. Yeah, solid, BBM, solid. Wala na pong yeah. ibang gusto Wala, ang puso na namin. Po, nakalak na yung aming mga isipan at yun na yun talaga. Yeah. Yes, for the win. Yes, BBM. For the win, BBM. Thank you. Sandro nandito. BBM Ronnie. Sandro na kami ni Sara. Bakit mo tayo sa Sandro? Bakit mo tayo BBM? Kasi po ang unity po tayo may nakakaisa. Tapos po, hindi po tayo nakakapwa. Kahit po ako Bicolan, inisip po yung future ng family ko sa Bicol, sa Pilipinas. At therefore, gusto po ang bumbong sa gusto ko ipatuloy yung ginawa niya na pwede ko. Mabuhay si Bicolan! Mabuhay! Papasalamat mo kami sa inyong pagdalo, sa suporta sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang
Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Kami po napapasalamat sa suporta at sa pagdating ninyo dito. At sa mga, huwag natin kalimutan yung sa 12 apostles, yung 12 na kailangan natin sila para maiangat ang lahat ng proyekto ng ating Pangulo. Kailangan natin ang buong Senado. Buong 12 yan! Mabuhay ang unit team! Mabuhay!